JT30 undefeated. Jaja, number 2 best blocker uli. Supalpal si Wimon Rat. Bahangke, kinain ng abe. UST, choke sa CSB. And still undefeated. Patuloy ang pangunguna ng puponan ng Pinay Pride Jaja Santiago sa 2023 to 2024 Japan B-League. Ito'y matapos na pataobin nila ang powerhouse Toray Arrow sa loob ng 4 na sets sa score na 25-16, 29-27, 26-28 at 25-15. Mabigat na performance ang pinakita ng JT upang makontain ang pumapalag na Arrow's team, lalo na sa second and third set kung saan dinigitan ng Arrow's team ang Marvelous sa pangunguna ng kanilang import na si Italian star Silvia Nuacalor. Pinamalas ni Silvia ang kanyang pang-European style na power sa opposite side. Sa katunayan, buwan sa kanyang power attacks, overall performance pa ang kanyang pinakita. Matapos na pati sa blocking at service, mamaw ito. Pero di naman dito nagpasindak ang JT at si Jaja. Matapos na mas composed sila pagdating sa defense, lalo na sa net defense, kung saan talagang kuminang ang ating Pinay Pride. Ilang crucial blocks na payong ang pinakita ni Jaja laban sa Toray Spikers. Highlights nga dito ang pagkasapalpal niya kay Thai national team member na import ng Toray na si Wimon Rat Anapat. One-on-one kasi sila ni Jaja na nagtagpo sa net, kung saan ang quick attack ni Wimon Rat, di pinalusot ni Jaja. Napalaya dito nang bumalik sa kanyang dibdib ang bola matapos na masapalpal nga ito ni Jaja. Power quicks na di madepensahan ang pinamalas si Jaja. Bukod sa attacking and blocking, nakakamanghang service prowess din ang pinakita ni Jaja through her float serves. Hirap itong makuha ng Toray na nagresulta sa ilang service aces. Naging main scorer ng Marvelous si American Spiker Annie Drews, kung saan siya ang naging pantapat ng JT sa pagiging mamaw naman ni Silvia. Palitan ng suntok ang dalawang opposite spiker para mabuhat ang kanilang team. Matapos ang laro, nagtala si Jaja ng 14 points from 6 attacks, 5 blocks and 3 aces. One of her best all-around performance this season. 50 attack efficiency naman ng kanyang pinamalas sa nasabing laro, na naging result kung bakit kasalukuyang number 4 ito sa best attacker with 51.5 attacks efficiency rating. Pero ang naging malaking epekto ng nasabing laro ay dahil unti-unti na namang kinukuha ni Jaja ang pagiging best blocker. Matapos na ngayon ay ranked na ito sa best blocker ranking with 0.90 average blocks per set. Napakarami pang may dadagdag sa bilang na ito ni Jaja sa mga susunod na kompetisyon. Nasayang naman ang 40 points debut game ni Silvia para sa Toray in a losing cause. Siya lamang nang inaasahan ng Team Toray all throughout the game. Ngunit di naman ito mubra sa well-solid team na JT Marvelous. Samantala, balik naman tayo dito sa Pilipinas. One team na nga ang pasok sa semifinals ng 2023 Shaky Super League preseason tourney. At iyan ang FEU Lady Tamaraws. Ito'y matapos na din nila kailangan pang gamitin ang twice to beat advantage matapos na pulbusin ang Ateneo Blue Eagles sa kanilang quarter games sa loob ng 3 straight sets sa mga score na 25-19, 25-18 at 25-18. Di na pinahaba ng FEU ang serye matapos ang kanilang powerful performance kontra sa Blue Eagles led by their main scorer Paida Bahanke. Impressive 18 points ang pinamalas ni Paida from 15 attacks and 3 blocks. Siya din ang tinanghal na MVP of the match. Mas naging pulido ang performance ng Lady Tamaraws na yon, kaya naman nakuha nila ang malaking achievement na ito. Matapos ang Elims after the quarters, one game lamang ang binitawan ng FEU and the rest gumawa na sila ng surprising victories entering into the upcoming semifinals. Sumantala, sa kabilang dako naman, ma-extend ang tapat ng USCCSB matapos na ma-upset ng lower-ranked Blazer ang Golden Tigresses in 5-set thriller. Sa mga score na 25-22, 23-25, 18-25, 25-23 at 15-11. Pinawanahan ni Waylin Estoke ang nakakamanghang panalo nito ng CSB as she delivered 18 points, 16 and 13 points respectively naman ang ginawa ni Nageli Pascual at Zam Nolasco.